Yobin finds a kill. Evie Cramp also picking up one apiece. But wow, okay, and spotted up. Uno na naman, ang tinamaan. My goodness. Magandang gabi po mga kababayan and welcome to the CROSSFIRE Stars PH Masters Summer Qualifiers. Ako po ay si R2G, Raf2G at kasama ko po ngayon ay ang dating CROSSFIRE champion and CROSSFIRE legend 02. Hey, what's up guys? So excited ka na ba ngayon, R2? Excited na excited. Ang dami pong bakbakan na po mangyayari ngayong gabi. And ikaw ba? Excited ka ba? Siyempre, all-nighters tayo kumbaga eh. Diba? All-nighters kumbaga eh. Anyway, ang maganda sa mga viewers natin ngayon ay ang unang larong makikita nyo ay between Pacific Macta at Gaon Gaming. Tama, tama. So, top teams to. Top teams ba yan? Oh, top teams to. Kumbaga na sa ano to eh. Top 1 to top 8, yung mga yan. Nandun sila sa, kumbaga, elite level na mga teams. Elite level. Yes. Wow. And since I'll take your word for it nga, since ikaw yung veterano dito sa aming dalawa. At yes, CFS PH Masters Summer Qualifiers Day 1. Don't worry po, for the whole month of April, makakaroon po tayo ng Summer Qualifiers para po pumasok yung mga teams sa Summer Finals po ng Masters of 2023. And really, really excited talaga ako para panood yung mga matches natin. And unfortunately po, yung unang game namin, dapat it was in between Matt Jest versus City of Karkar. Pero unfortunately po, yung team po ng City of Karkar ay nag-forfeit po. So yung Matt Jest instantly po, sila na po nag-qualify dyan sa Winners Finals for that group. So, well, actually, dun sa winners sa dalawang team na yun, Matches is parang isa rin sa mga elite level team dito sa Pilipinas. So, kahit anong mangyari, kumbaga yung tatlong elite teams natin ay nandito sa isang group. Sabi ko nga sa'yo kahapon, bakbakan agad ito makikita ng mga viewers natin. Intense mo na bakbakan. Intense agad yan. Yeah. So, that's really, really nice. So, dito po tayo makakita yung overview po natin para po sa qualifier tournament po natin ngayon. And ayun po, we do have the maps that are available po here. It's Mexico, Ankara, Compound, Subbase, Eagle Eye, Black Widow, at Port. Ito po yung map pool na play po throughout the entire tournament. Tapos ito po yung dates natin. We'll have a day 1 up to day 6 with April 1 being the first day. Ngayon, day 2 bukas po. Tapos wala po tayo next week. Pero the week after that, meron po tayo April 15, 16, tapos 22 to 23. And may prize pool tayo. Nang magkano yan, 02? 4,000 USD, napakalaki naman yan na R2. Oo nga eh. Kasi dati alam mo yung 4,000 na yan. Pang international na yan. Oh! Pang international na yan. So, swerte talaga itong mga local teams natin dito. Kasi dito pa lang sa Pilipinas, meron na silang ganitong kalaking prize pool. So, talagang marami talaga nagpapatang. Kung makita, kung ikaw player ngayon, makikita mo prize pool, talagang babatake mo sarili mo. So, qualifiers lang yun eh. Qualifiers pa lang yan. Yun nga eh. Imagine mo kung nandun na sa national finals. Tama naman. So, yes. For the 8 teams po, mag-advance po dito. 500 USD po ang makakuha nila. And makikita po natin ang bracket at yung format po natin ngayon. So, 24 teams ang lalaban po sa iba't ibang grupo. Tapos, 8 teams lang po ang makakwalify. And alam ko po, 6 yung groups po natin. Group A to Group F. Each group, meron pong 4 na team. And whoever will go to the group finals and win that finals, automatic na sila mag-advance. So dito sa group A, ibig sabihin per group meron lang tayong isa na kukunin, tama ba? Isa lang makukuha dito sa groups. Yes, ang napansin ko kasi, di ba sabi ko nga, mga top nasa top 8 itong mga teams na nandito sa group A. Ibig sabihin dalawa agad ang malalaglag. Dalawa sa qualifiers na to. Oh dalawa my god. Agad. Talagang bakbakan to. Tama. So yeah, ayun, for each group po ang lalaban. At ito po yung mga groups po natin, group A to group G po. And ayun na nga, di ba, yung group A which we will watch for today. City of Karkar, Matt Jess, Gaon Gaming, at Pacific Macta.
Mamaya din po, lalaban po yung Group B with Team of Untamables, Team Random, Quest Ginada, at Salute Esports. At ito lang masasabi ko, kahit naka-advance ka na sa Group Finals at natalo ka dun sa Group Finals, may chance ka pa mag-qualify. Yes. Kasi meron po tayong play-in brackets. Tapos dun po sa play-in brackets, teams of six, yung mga anim na natalo sa Group Finals, lalaban po sila dyan at magbagbakan sila dyan. Tapos kung sino man yung the top two teams that win in that play-in stage, sila naman ang makakwalify for the summer finals. Doon natin kukunin yung kulang na dalawang teams. Tama. So lahat pala talagang, kumbaga kahit ang daming chance na ibibigay sa'yo. Dati kasi nung panahon namin, alam mo, ano? Pag natalo ka, uwi ka na. Uwi ka na. Isang uwi talo, ka na uwi ka na. Sumakay ka na jeep, uwi ka na. Kaya kung medyo minalas-malas ka, eh talagang uwian na. Tama. So ito, maganda rito, kaya ano rin eh, talagang tuwan-tuwa rin ako sa binigay na tournament ngayon ng mga organizer natin dahil may pagkakataong kang patunayan yung skill level mo talaga. Kumbaga, walang tsamba. Diba? Ito yung tinatawag na walang tsamba kasi unang-una, best of three. Tama. Pag natalo ka, pwede ka pa ulit panalo. Tama. So wala talagang tsamba rito. So lahat ng makakapasok ng top 8 ay talagang elite level teams. Tama. So yes, we do have a best of three nga po yung laban po natin. Ito po yung schedule po na for the upcoming days sa group stage po. Maging April 1, 2 at 15 yung play-in stage po sa April 23. At yung group finals po ay mangyayari ng April 16. So dito na po sa April 16, may qualified na yung pinakaunang six teams na makakwalify agad for the summer final. And ito nga po, di ba? April 1 to 2, April 15 to 16, April 22 to 23, lahat po may crossfire games na mangyayari dyan. So excited talaga ako, bakbakan. Dami, no? Isipin mo yan, no? Daming team. Nga eh. Talagang, maganda pa rito talagang yung mga teams natin may pagkakataon maganda. Kasi lalo-lalo na ngayon, ang aga pa lang, I think last month pa to pinakita yung schedule. So talagang, makakita tayo ng magandang bakbakan. Okay, yes. Very, very, very true naman na din po yan. So, yung laban naman po natin ngayon is going to be between these teams. Ayun na nga, yung Matt Jess na nga po nag-qualify since yung team ng City of Karkar po, sila po ay nag-forfeit unfortunately. Pero, congratulations naman din to Team Matt Jess. Kats, kung sino man mananalo sa susunod natin na laban, Gaon Gaming versus Pacific Macta, sila naman po ang lalaban sa team ng Matt Jess. So, intense, di ba? Yeah. Tapos mamaya din po makakaroon tayo ng games for the Group B, Untamables, Team Random, and kung ano ba naman other teams na dandyan po sa Group B. Tapos, as we go, ito na nga yung matchup nga po natin sana ngayon. City of Karkar vs. Matt Jess, Gaon Gaming vs. Pacific Macta, Untamables, tapos Team Randoms, tapos Quest Ginada vs. Salute Esports. Sila po yung last game po natin for today. Pero ang susunod po natin na game is Gaon Gaming vs. Pacific Macta. Alright, so itong Gaon Gaming at Pacific Macta, I'm looking forward dito sa matches na to. Ito sa matchup na to pala. Kasi nung kahapon pala nakita ko to, sabi ko nga talaga, ay bakbakan to. We all know the Pacific Macta is the top, parang isa sa talagang top tier dito sa Pilipinas. Sila yung symbol team. Sila yung symbol team natin. So talagang, kumbaga, 2 months ago, 3 months ago, handang-handa na patak na ang Pacific Macta. At hindi ko naman pwede sabihin, hindi natin pwede sabihin, echapwera na lang natin Gaon Gaming. Talagang naghanda rin naman itong team na to at talaga siguro makakita tayo ng magandang matchup ngayon. So siguro, since nandito pa naman tayo sa waiting stages bago pang umatchup, gusto ko tanungin sa'yo, pero ikaw, sa tingin mo, mag-predictions tayo dito, sa tingin mo, sino kaya mananalo sa unang matchup mo natin? Gaon Gaming, Pacific Macta? Kasi no doubt, magiging close game sila eh. Pero gusto ko naman, sino yung sa tingin mo may advantage pa ng unti lang? Well, dahil hindi sa paborito ang Pacific Macta, pero I'm just going with the data na meron tayo. So, Pacific Macta ako 2-0. Oh, 2-0. Wow. Gusto ko man makakita ng Cinderella story na mananalo yung underdog, pero well, it's not going to happen unfortunately para sa mga fan ng Gaon Gaming. So that's just my prediction. Okay, okay. Ikaw, ano ba sa'yo? Okay, 0-2. Since ikaw nagsabi ka, 'di ba? Pacific Macta ka. Ako naman pupunta sa underdog. Alright. Yung akin naman, Gaon Gaming naman po yung sa akin. And we do see yung team po ng Gaon Gaming po ngayon. With their team leader, yung IGL po nila, si
Gigi Jekban. Tapos we have Jeprax, Progel, Sed, and Zeke. With their substitute player naman pa sin si Entoinks. And eto nga, this is my team pick. Hopefully, yes, sila pa po mananalo dito sa next game natin. I'm calling it close nga, 2-1. Yun yung score na prediction ko. Well, sabi ko nga sa'yo, hindi natin pwedeng i-chukwer ang Gaon Gaming dahil nga matagal na rin naman itong game na to. Mm-hmm. At talagang, kumbaga, subok na rin to ng panahon ng mga players na to. Okay. Pero, Pacific Macta talagang puso. Pacific Macta. Okay lang. Okay lang. It's predictions, you know, we can bring that out there. As for sa ibang teams naman, di ba? And, very interesting style. So, na siguro ikaw, alam mo naman ikaw, napapanood mo yung mga games dati, yung mga different teams. Ano sa tingin mo yung style na mas parang fit sa'yo? I think Gaon Gaming, sa tingin mo, ano yung style nilang laro? Gaon Gaming, nung huli ko sila nakita is madalas sila mag-contact play. Which is good sa CrossFire kasi madalang tayo makita ng mga contact plays sa CrossFire. Lalo na gusto ng mga players ngayon, mga teams, is parang mo naman yung bakbakan. Dire-diretso lang. Yes. Holding W, di ba? So ngayon, titingnan natin yung Pacific Macta. Yeah. Tapos ito ngayon, team na Pacific Macta, yung team mo. So we have the team leader nga, si ZYK, si MVA, si Justin, si Aldrin. At ayan, yung siguro yung star po natin yun, si Revenge, di ba? Revenge. You can't talk about Pacific Macta pag hindi mo na pag-usapan si Revenge. Tapos yung substitute player po natin ay si King. Tapos tatlong G yung pangalan niya, hindi lang isa. Ito sa mga players ng Pacific Macta ngayon, siyempre, kilala ng lahat. Yung Revenge, si Altid, si Zyke. Kaya yan yung mga veterano ng Pacific Macta. Veterano natin dito sa CrossFire Philippines. Ang malupit sa lineup na to ay kumuha sila ng dalawang malupit na bata rin. So, mas bata sa kanila, pero ano to kumbaga sa experience, veterano na rin. Veterano na rin itong si Justin sa CMB. So, talagang itong pagkakabuo ng Pacific Macta is para talaga tibagin ang mga taga-ibang bansa. Parang perfect mix to ng young and veterano tsaka veterans, yung mga champion dati tapos yung mga young bloods ngayon na talagang kumbaga nakikita ng mga players o mga viewers natin na talagang nag-excel. Wow. Kaya yung dalawang yan. Wow. So, very exciting. At sabi mo nga, sila yung team ng Team Sibo. So, gusto ko na matanong sa'yo, since tinanong ko sa'yo kanina, ano sa tingin mo, ano yung style ng Gaon Game? Ano yung sa tingin mo yung style ng Pacific Macta? Well, ang Pacific Macta dati, yung last na nakakita ko sila, o last na nakas ko sila, is, well, hindi na sila heavily reliant kay Revenge. Yung maganda nandiyan na si Aldrin na nag-take point minsan at yung Lurk ni Zyke yung minsan binabantayan ko rin. Well, si Revenge nandiyan pa rin yan. Tama. Nandiyan pa rin, hindi mawawala yung tao. Tama. Yung nga lang, maganda yung mga tinitake point ni Aldrin. Yung last na napanood ko sila o nakas natin sila, yung pag-take ng point ni Aldrin, minsan dalawa, tatlo. Oh, wow. Kasama bago siya tumumba. So, parang mapapawaw ka na lang talaga. Oh. So, talagang ang makikita mo rito is a high level of pace. High level of pace. At lalo na, meron silang coach ngayon. So, tingnan natin ano yung bago sa Macta, ano yung nag-improve. Dati ba wala? Bago. Wala pa silang coach nun. Ngayon, yung kaibigan ko actually, si Tanks, siya yung coach ngayon ng Cibol. Diba siya yung kinuha coach ng Cibol? Kahit pa paano, may input galing from a veteran IGL. Wow! So, abangan nyo yan guys. Makikita natin anong bago sa Pacific Macta. Tama, tama. And siguro, yung mga teams na to, naglaban na sila isa't isang madaming beses na. So, siguro, some of these teams, alam nila yung ano yung nasa book nila, kumbaga, alam nila yung strategy nila. So, titingnan natin yung mga mind games nila. As we go nga to the bans and picks nga po natin dito, ano makikita natin dito yung mga bans and picks. I believe yung unang ban which is coming from Gaon Gaming at yung unang binan nila ay yung Eagle Eye, di ba? No, I think the Eagle Eye ban is Gaon Gaming. Tama, Gaon Gaming ay yung Eagle Eye yes. ban. Tapos yung ban coming out from Pacific Macta, sila nga po yung nag-ban ng Black Widow. The reason for Gaon Gaming, isa sa alam kong reason ng Gaon Gaming ban niya binan ng Eagle Eye is Bakit? Because kakapasok lang ng sa map ng Eagle Eye ulit. Dati mayroon ng Eagle Eye ang Pilipinas pero kailan lang siya pinasok sa competitive map. At second reason is I think Pacific Macta is one of your best map. I'm not sure kasi if you're going to think about Eagle Eye, maraming mga stretches dyan, mahabang stretches na pwede ma-maximize yung
pag-i-step ni Revenge. Mm. So, tingin ko, isa sa mga reason niya kung ba't binan yan. Yung Black Widow, actually, naban na pa si Pink Macta, medyo nagulat ako doon. Kasi, well, isa siguro sa reason is Black Widow, Papa ng Pinoy. Black Widow, Papa ng Pinoy. Papa ng Pinoy yan. Pero, ang sa akin lang din, eh, ang Black Widow, nandyan yung mga, alam mo, maraming pwede best one yung mga sniper nila, si Revenge nga. Pero, tingnan natin kung bakit nila naban. I think one of the reason talaga is yung dahil nga mapa ng, kumbaga, kahit sino marunong maglaro sa Black Widow. Tama. Pero, since we're talking about the maps, let's talk about yung actual map na pinili ng Gaon Gaming, which is yung Ankara. Ako, personally, since medyo new, and as we nga go to the game, we are in the map of Ankara. Best of 3 series between Pacific Macta at Gaon Gaming po ngayon. Tapos ngayon, medyo slow start po. Anong nangyayari po dito? Naghahanap po ng pickoffs. Pero dalawa na po pala ang nawawala for each team. Now, it's down to a 3-on-3 situation dito. And does it look like that they're trying to lurk up? Maghahanap po sila dito sa B site kung hanap ba silang kalaban dito. Pero parang wala pa naman. Wala pang contact na mangyayari. So kung nakikita mo rito, ito yung bagong nakita ko sa Macta. Mm. May bodyguard si Revenge. Mm-mm. So meron na siyang duo. So magandang adjustment ng Macta to. Ito yung nire-request namin dati nung kinakas namin na dapat lagi may backup si Revenge. So good improvement agad yung nakikita ko from Macta. Tama. And ayun, yun nga, yung bodyguards ni Revenge, nandyan, ready sa kanya para i-just patayin yung mga players dun sa team ng Gaon Gaming. Tapos, and because of that, nakuha nila yung plant at nakuha nila yung point dyan. And yun, as we see, yung mga utilities, nagtatapunan na sila. Nagte-trade off po sila ng mga utilities. Wala pa naman po masyado nagpipick off. Smokes are blocking off visions. And it is starting to slow down once again. At mukhang heavy po tayo dito sa A site naman ngayon. Ang plano ng Gaon Gaming as they find yung unang pick-off kay Zed. Ay, di ka pala kay Zed. Ay, kama kay Zed. Pero na-trade na po ni Alden as the Nate tries to go down. Na bumaba mo yung HP ng mga Pacific Macta and it is going to be traded off as Progal gets the next kill. Itong maganda nakikita ko naman sa Gaon ngayon. Tama. Dahil tingnan mo, they're not playing scared. They're mm-hmm. not intimidated by the power of Pacific Macta. Kung mm-hmm. titignan mo sila yung nag-advance, kumukuha sila ng advanced areas. So magandang pwedeng ma-cut off guard ng Pacific Macta dahil walang intimidation na nangyayari. Kumbaga hindi sila, they're not backing down. Mm-hmm. It's like, okay, kayo yung champion, kayo yung Philippine team, pero nandito kami to play. Tama. So this is a good sign para sa mga fans ng Gaon Gaming. As no fear nga. Gusto lang nila maglaban and as yung rotations nga napupunta, yung Pacific Macta ay papunta na po sila sa B site. Tingnan natin kung mamahanap sila. 50 seconds pa din naman on the clock. Madami pang oras as they need to pick up yung C4 dito. Yung team ng Gaon Gaming parang wala pa naman nakita. Pero as I say that, si Jack Ban nakadalawang kill and now it's down to a 1v3. Pero si Revenge po ang nahuli. He's not able to find someone just yet. Napakalababa ng HP niya. 1-on-3 situation. Tingnan natin kung ano gagawa si Revenge. Pero hindi, Sprogel, na-clean up na lang niya. Maganda yung pinakita ng Gaon Gaming dun sa round na yun. Dahil nakita mo yung disiplina. Hindi sila nag-overextend, mm-hmm. hindi sila nag-overcommit. So, mm-hmm. yan din, isa nakikita ko from the from last time na nakas ko sila, improvement ng Gaon Gaming to. Mm. So, yung discipline meron na. At napakatinding discipline yun. Kasi wala akong nakitang overextension, wala akong nakitang overengagement. Tama. And nakikita natin dito yung Pacific Macta. Parang gusto na naman tatlong tao ang binigyan nila sa A. Tapos dalawang tao dito sa mid. Tingnan natin kung may mahanap silang pick-up. Siguro ito na yung default nila as of right na ano gusto kong gawin. As yung nades nga ay mapapala. At may nahanap pa nga dyan si Aldrin as a first pick-up kay Progel. Yan yung sinasabi ko. Yung pag si Aldrin kumukuha ng point, kumukuha ng mga pick tulad niyan, eh, delikado. Talagang matulis tong si Aldrin, tong batang to eh. Matulis nga. As yun nga, 5v4 situation na ngayon in favor po ng Pacific Macta. And yung Gaon Gaming, medyo force sila mag-over-rotate ato sa A-side. Pero hindi mag-rotate ang Pacific Macta as they still try to make some play dito sa B-side. Sa A site rather, pero wala pa naman, di pa naman nila nakuha yung bomba, so they are trying to go back. So ito yung kagandahan kung may kasama si Revenge, nari-frag agad. So ito yung isa sa talagang nakikita ko itong first two rounds na to, first three rounds na to, nakikita ko na yung nagbago sa place ng Macta.
Pacific Macta. So, kung nakikita mo, bilis nung refrag, di ba? Tama. Kapatay nung isa. So, tama. At dahil dyan, yung bodyguard revenge strat nila, dinala nila sa A, wala naman tao dito sa B. Since masyadong, you know, malakas yung threat na nangyari sa A, nabunta sa dito sa B, and the bomb ay nababa na. So, now, tingnan natin kung paano lalaroon yung retake nito ng Gaon Gaming. Is medyo mahirap nga. Ang ganda lang po ng defensive setup po ng mangyayari pa sa Pacific Macta. Pero si Jebranks might do something about it. 3-on-3 situation naman po ngayon. Pero yung buong team na Pacific Macta sa site as yung mga gunfire. Lumalabas na si NBA. Nakakuha na nadlo. Tatlo coming out from Pacific Macta. And now it's the round going to Pacific Macta. Ganda ng depensa nila doon. Ang ganda ng crossfire nila. Mm-hmm. At pagka-contact nung point man nila, pagka-contact, lahat sumilip. So talagang may nangyari na durog yung opensa na ginagawa ng Gaon Gaming dahil doon sa mga triangle of death yun. Tatlong sabay-sabay sumilip. Ama. Once na nagkaroon ng contact, tatlo sila sabay-sabay bumira. So talagang nagulat siguro ang Gaon Gaming doon. Nataranta. Alam mo ano maganda dapat ginawa ng Gaon Gaming doon? Ano maganda? Next time siguro kailangan nilang gumamit ng smoke for retake para ma-eliminate yung ibang angles. Tama. Na hindi mangyayari yung ganyang klaseng crossfire. Kasi you need to eliminate angles eh. Pagpapasok ka ng dry pick dyan, talagang ma-activate ng crossfire at madudurog kayo. Pero I'm feeling ko yung mahirap sa Gaon Gaming ngayon. Since napakalakas ng... Yun nga sinabi mo, revenge and yung mga bodyguards niya. Siguro, natapunan na lahat nila yung utility na dyan. As I say that nga, si Revenge ang pinakaunang tao na nakakuha ng kill kay Progel. And now, 5v4. Tingnan natin kung saan mapupunta dito yung Pacific Macta. Mukhang nagde-default pa din sila. Dalawang tao sa A, isang tao sa mid. Dalawang tao sa mid, tsaka isang ata sa... Ay hindi, tatlo pala yung nasa A. Tapos... Dalawa papunta na, mukhang buong team ng Pacific Macta ngayon ang papunta na sa A. Kung napapansin mo, pumapalakpak ako. Bakit? Dahil si Aldrin nakikita ko nag-smoke. So, nakakatuwa dahil gumagamit na sila ng tamang gamit ng utility. So, good job sa Pacific Macta. Medyo kailangan mag-counter push minsan o mag-counter get ng area ang Gaon Gaming ito. Tama. Tapos as nagbagsakan nga, si Jack Ban na lang ang nahuli, pero the numbers, masyado madaming tao dun sa team ng Pacific Macta and they just clean up that round really easily. So this round, papasinin mo dahil nga yung slow play ng Pacific Macta gumagana, dapat siguro gawin ng Gaon Gaming ito is gaya ng ginawa nila kanina. Yung sinasabi ko, get an area, try to play aggressively, pero with someone. With the play, hindi pwedeng sosoloin mo ang Pacific Macta eh, kasi medyo talaga mahirapan ka sa barilan dito. Eto yan na nga. Ito na naman tayo. Same default naman na nangyari dito sa team. Pero si Jeff Ranks ang pinakauna na nakakuha kay NBA. Tingnan natin kung ma-trade off. Wala naman po nangyari. Joke lang. Meron pala si Aldrin nakakuha. Isa, dalawa ang nakuha niya. Now, 4-on-3 situation naman po ngayon in favor po sa Pacific Macta. Ang ganda ng trades na nangyari doon. And... now it is back down to a slow standstill ulit. Tingnan natin kung may firefights ulit ang mangyayari. Parang wala pa naman. Probing for info na naman ng Pacific Macta. Yung sinasabi ko, initially gumana yung aggressiveness ni Jeprax. Kaso wala siyang kasama. Pag gagawin mo yun, okay yung idea. Pero you need someone to go with. Tama. Dapat may backup ka para pag namatay ka, may refrag ka rin. Easy trade, no? Yes. Yes, tayo ngayon. At ayan na nga, yung wala na namang trade-off na napunta sa team ng Gaon Gaming. Tapos ngayon, 4-on-2 situation na naman ngayon. Kahit daw mababang HP ni na Revenge, parang wala pa namang nangyari. Pero si Justin ang nahulog dito. So, 3-on-2 retake situation in favor of Pacific Macta. Tingnan natin ang gagawa ng Gaon Gaming, pero mahirap kasi si Revenge. Alam mo naman si Revenge, pag hawak niya yung AWM, mahirap ka talaga pumasok ng site. And si Zed ang nakahanap ng isa. Tingnan natin kung may mahanap siyang dalawa. Nakuha niya si Revenge sa headshot. May lason sa AWM at wala. May lason sa heaven. So maganda yung ang tawag doon is cutting the rotation. Mm-mm. So ang magkakat ng rotation si Revenge. Tapos meron siya isang lason. So nakakatawa dahil ito yung mga basic ng FPS. At nakikita natin ngayon na ini-implement ng Pacific Macta. Mm-mm. So again, for Gaon Gaming to get more rounds, they need to, okay yung ginagawa niyo. You guys are playing aggressive pero play as a team. You need someone to go through. Si Jeprax, naka-first kill ulit. So halos ilang percent ng rounds natin na nakaka-first kill si Jeprax? Tama. It's kasi I think gusto talaga nila kumuha na dito ng mid control ngayon. Since, ayun nga, kung nag-push sila ng sa mid,
So, ayan, it gives them more info. At tos, ayan, dalawa na po ngayon na nakuha niya. This time, kasama na naman niya ang kanyang teammate. So, this time, even na kung napatay si Jeff Franks dyan, ready yung Gaon Gaming para mag-trade dyan. Pero ngayon, it does look like a 3v5 situation. Tingnan natin kung may Pacific Macta yung mangyayari, pero wala. Si Jack Ban, ready na naman. So, the aggressiveness of Gaon Gaming is paying off. So, that's what they need to do. At yung papasinin mo, ang dinagdag lang nila dito ay meron silang talent. So, kung sakaling nagkaroon ng engagement si Jeffrax sa mid, eh merong malapit-lapit na magre-refrag. Hindi gaya kanina, medyo malayo. So, they just need to keep doing this. As long as Pacific Macta is playing slow, this is the go-to play dapat ng Gaon Gaming. At kung papasinin mo si Jeffrax sa mid ulit, Tingnan natin ang mangyayari. May gunfight na dito na happen sa middle. Parang wala pa naman nahuhulog dito. At joke lang, meron pala si Alder na nakakuha. Si Progel, yung problema din, medyo mag-isa lang siya dun sa mid-site. Kawalang trade coming off from the team, ang Gaon Gaming. Tapos ngayon, 5-on-4 situation, 2 per site. So, pwede lang gawin ng Pacific Macta dito. Pwede lang sila mag-rush ng isang site at kunin nila yung buong site. Ayun na nga, sa A site nila ang pinili. Tingnan natin kung mapuha si Vecvan. Ayun na nga, si Jackvan na nakukuha ng isa per si Revenge. Ready for the trade. Tapos NBA, nakukuha na nga si Zed. Tapos ayan, 4-on-1 situation. Si Jeff Franks na lang ang naiwan for the retake. Kung papansin mo, diba, mas tight ang Pacific Macta. So kung may nagkaroon ng engagement, yung isang tao ng Gaon Gaming, dalawa ang bumabaril sa kanya. So kahit gano'ng kakalakas, lagi ko sinasabi sa mga casting ko, kahit gano'ng kakalakas, kung dalawa ang bumabaril sa'yo, malamang sa malamang, talo ka sa barilan na yan. Tama. So yun yung pagkakaiba nakikita natin. Major na pagkakaiba is mas tight ang group. Kumbaga, kung titignan mo sa minimap, may core, yan yung tatlo, yan yung tetawag na core, may pivot, at merong lurk. Tama. So ginagawa ng Pacific Macta yung basic ng FPS na which is really really good. Nasabi mo basic pero that's what you need to win. Tama. Like tapos na yung pinaka basic na kailangan gawin. Tapos ngayon yung tingnan natin yung core, papasok na dito sa B site at mukhang walang tao dito. Oh! Joke lang, meron pala si Progel pero hindi niya alam. Hindi siya nanonood. At diyan nahulog siya kay NBA. 5-on-4 retake situation sa Gaon Gaming. Bomb is down. 30 seconds ang kailangan nila i-take dito si Zed. Nakuha nga si NBA. Pero yung buong team ng Pacific Macta nandito sa B-site. Tingnan natin kung ma-hold off nila si Revenge nasa likod. Alam! At napatay na si Zed as Aldrin finishes off kanyang double kill and gets the round for Pacific Macta. Papansinin ko lang, Arthur, yung ginawa ni Justin. Nakita mo ano? Dati kasi, nung kinakas natin ang Pacific Macta, pag nakakuha, kunwari si Justin ng contact, nilalabanan niya. Kasi alam niya mas malakas siya, pero nakita mo ang ginawa niya kanina. Ano ginawa niya? After niya makita yung kalaban, nag-disengage siya to implement the crossfire. So that's a big improvement right there. At first kill agad sa ating Gaon Gaming. So sa first kill, malakas ang Gaon Gaming. Nag-pull-up lang sila after nung first kill. Oo, pero ayun, sasabi lang, second at third kills ang nangyari. Pero may trade-off agad ang Pacific Macta. Tamang-tama nga ang sinabi mo, 0-2. Pero si Zeke, finally, may trade-off na nangyari dun para sa team ng Gaon Gaming. And now 1v2. Tingnan natin kung si Aldrin ay magagawa siya dito sa B-site. Pero medyo mahirap, wala ata siyang mahanap at since yung dalawang team ng Gaon Gaming nandito. Kung kayo yung Gaon Gaming sa sitwasyon na to, you need to play as a team dito. Hindi kayo pwede mag-iwalay. Don't give Alden the chance to get his 1v1. Dahil nga, sabihin natin, okay, dalawa 2v1 to. If you're going to play this 2v1 tapos dalawang 1v1, may chance kayo, pinapataas yung chance ni Alden manalo. Mm-hmm. So, okay itong ginagawa ng Gaon Gaming dito, naghihintayan na lang sila at they're just going to retake yung kung saan magpa-plant si Aldrin. At mukhang dito siya magpa-plant dito sa A site. Sinecheck niya muna yung lahat ng mga corners. Tingnan niya, mukhang alam niya na walang tao at ayan, binabana niya yung bomba. 1-on-2 retake from Gaon Gaming. Low na nga si Progel, pero low din si Aldrin. All it takes is one shot sa kay Aldrin. Naku, mukhang magkahiwalay silang papasok. Medyo delikado to, may chance si Aldrin ipanalo to. May malaking chance siyang i-clutch to. Yun na nga. As flashbangs go down and di niya makita si Zeke at si Progel na sa site na ata silang dalawa na timingan ba? Nahanap niya si Progel lang isa. At yun na nga, since split nga sila, di niya ma-trade off pero buti na lang si Zeke nasa high ground. Yes, pero nakita mo yung sinasabi ko. If you're going to play it like that, binigyan mo ng dalawang 1v1 yung taong. Itong mga lahat ng players na ito actually pati Gaon Gaming, kaya nilang i-clutch yan. If you're going to give them a chance, they will clutch you. So yun, munti nga maklutch yung Gaon Gaming do. Pero thankfully, napanalo. Diba? Thankfully napanalo. Kasi
if you guys are going to be in that situation, play by your numbers. Tama. Gamitin nyo yung numbers nyo, gawin nyo yung 2v1 talaga, wag isa-isa papasok. Or buti lang sa Gaon Gaming, na trade-off nyo ni Zeke kahit papano, giving them yung round, yung last round ng first half. Tapos ngayon, dito na po tayo sa second half at makikita po natin ang team ng Gaon Gaming. Gusto, parang heavy sila dito sa B. Apat na player po ang linabas nila dito sa site na to. And, pero tingnan natin kung Pacific Macta ay may react. Mukhang alam naman nila since nag-rotate na yung apat na members nila ng Pacific Macta, pumunta din sa B. Tapos ngayon, firefight na lang nangyari. Smokes go out, blocks the vision, wala pong makita. So, just trying to find yung unang pick off dyan, pero wala pa siya naman silang nahanap. So, slows things down once again. Ang lalim ni Revenge doon, R2, nakita mo? Ang lalim, lalim na, yun nga yung base niya. Ang ginagamit na play naman ng Gaon Gaming is pivot sniper and then ang core nila apat. Okay din to. Mm-mm. Okay din to. Lalo na magandang gamitin to, lalo na pag alam mong malaking mapa tulad ng Ankara, malaking Mm-mm. mapa. So, it's still a good play for Gaon Gaming. Let's see if it will work sa against Pacific Macta. Tingnan nga natin. Mukhang nagsaslowdown pa nga ang Gaon Gaming. Wala pa naman po sila nahahanap dito. And it looks like magagather na po sila. May nag-DC yata. Parang na-DC yung sniper, no? Nung Gaon. Ata? Hindi naman. Parang hindi naman. Ay, pero it doesn't matter since papasok na ta ang Gaon Gaming. Si Zeke nakaharap ng isa. Si Jackman na nakaharap ng isa. As he's able to pick it off. 2-on-2 situation naman ngayon. Wow. Sa team ng Gaon Gaming, mabababa nila yung bomba. Hindi! Wow. Kasi nandyan si Justin at si Revenge. Wow. Yung bakbakan na yun, kahit sino pwede manalo doon. Nagkataon lang talaga maganda yung sandwich na nangyari from Revenge and Justin. Good clutch coming from Justin. Pero kung nakita mo, after makapatay ng tatlo ni Aldrin, pumatay naman si Jeffrax ng tatlo. Talagang palitan. Yun yung kagandaan pag nag-4-1 kay. Maraming reflag na mangyayari. So, usually talaga, ginagamit to ng mga teams pag mas malas, alam ng team na mas malas mo marin yung kalaban nila. So, 4-1 situation is still good. Minsan, ang magiging pivot mo ay isang assault rifle which is going to be automatically lurk. Minsan naman, sniper. Pwede rin. Pwede rin. Okay. And makikita nga natin dito, ang siguro naman ngayon, ang ginagawa ng Gaon Gaming, apat naman sila dito pa si Revenge. Ready na talaga. At nakahanap ng unang frag kay Jeff Ranks na ngayon medyo disadvantageous na nga ngayon sa side ng Gaon Gaming. Arto, napansin mo, pati dito sa ano, implemented yung bodyguard yung Revenge. Oo nga eh. Mo? At ayan. Ang laking improvement dito actually. A shoutout sa ano sa Pacific Macta. This is a very big improvement coming from them. Kasi, tignan mo, kahit sa defensive side, implemented yung bodyguard. Pero yun, si MBA pumasok pero na-trade off po ni Zeke. 1-on-2 situation. Napakababa ng HP dito ni Zeke. So, tingnan natin kung mahanap ba niya yung clutch na gusto niyang gawin yung Pacific Macta. Ready sa defense nila. Itong ginagawa ng Pacific Macta rito, this is called baiting. Okay, mm-hmm. Ibe-bait niya yung mag-iingay yung isang tao tapos yung isang mag-walk. Para hindi kumbaga, kung ikaw yung kalaban, hindi mo na mapapansin na dalawa pala yun. So, mag-cut off guard siya. So, that's a nice play coming from Pacific Macta. Pansinin natin mga ganyan malilita details. Kasi tama. It's a way to win rounds eh. Napansin mo ba yung si Zyke tumatakbo, tumatalon, at wala siya pa lang marinig siya, pero isa nag-walk. So that's the reason for that. Parang magkaroon ng guess with kay Zyke, kung nanalo siya, good. Pag natalo, okay lang, lason si Justin ba yun? Justin, oo nga, tama. Tapos ngayon, lason naman ngayon si Jeff Franks as he's able to get 2 kills dun sa side ng Pacific Macta. 3-on-4 naman po ngayon at makita natin kung ano yung adjustment ang gagawin ng Gaon Gaming at ng Pacific Macta dito with the numbers disadvantage on their side. Ipaalam lang natin sa mga viewers natin, hindi updated yung ano natin isa, yung ating overlay sa taas. Yung score dyan, hindi pa siya updated. So, yan, patawarin nyo muna kami at bukas maayos na namin yan. Or baka next game? Baka next game maayos na natin. Baka ilang minuto maayos na yung bigla, di ba? Konting technical difficulty. Tapos ayan, si Jeff Franks naman po, nakahanap naman po niyan sa side ng Gaon Gaming. Ayun, 4v2. Tingnan natin, mabababa natin din yung bomba dito sa A site. And ayun na nga, papasok na nga sila. Smokes go down to make sure si Revenge di maka-peak dun sa mga angulo na yun. And now, the retake will go on the side of Gaon Gaming. Si Aldrin na lang ang naiwan. At siya pa na talaga mag-retake. Siya yung una nakahanap. Kailangan nilang gawan ng play to si Aldrin. Hindi nila pwede nabalik sa isa. Tinuwanan. Okay, pero buti na lang yung position ni Jackman nandyan sa likod ng crate, di ni nakita.
Yes. Itong ginagawa ng Gaon Gaming, which is the 4-1 play, just keep doing this kasi this is your best option for a map like this eh. So ngayon they go to fight mid. This is very important sa mapa na to. It's still good pero you need to be tawag namin diyan kumbaga get the information lang, don't fully engage kasi pag na-fully engage ka diyan, yan yung mangyayari, mababawasan kayo kagad ng isa. Okay pa rin naman kahit mabawasan ng isang Gaon Gaming dahil sila naman yung attacking side. Tama. Spread out ang depensa sa Ankara. So as long as merong kayong tao, may pag-asa. May pag-asa pa talaga. And now ang Gaon Gaming mukhang mabubuntis sa heavy dito sa A site. May isa nga silang lurks na si Progel. Tingnan natin kung may so, wala pa si Aldrin, nag-peak pa si Justin, ready sa trade. Pero si buti na lang yung buong team ng Gaon Gaming nakita si Justin at napa-trade off. Pero ngayon, 3-on-3 situation. Pero nakita mo yung importante ng tight kayo sa core. Diba? Nabambilis yung marifrag. Yun yung wala kanina sa Gaon nung sila yung depensa. Mm-mm. Pero kung papasinin, wow, that's a nice pick. It's your revenge. Oh, hindi. Ano yun? Ayun na naman. Smoke kill. I think that's a smoke kill. Another one. Double kill para kayo revenge. Ang ganda nun eh. Natigil yung ano. Sinasabi ko kasi smoke kill yun. Smoke kill yun. So di niya nakita eh. Di nakita. Ano pang klase? Anyway, yun yung sinasabi ko na kulang kanina sa Gaon Gaming na yung pagkuha ng refrag. Kung yung pagiging tight nila ngayon, kahit pa paano, nagpe-face off. At ayun, mukhang bakbakan na mangyayari dito sa A-site. Apat na team na mangyayari si Gigi Jackman. Ang unang tao na makakuha si Justin, tapos followed up by Progel. Ngayon, 5-on-2. Ayun, gunfire's going out anywhere. Si Zed naman, ang pangatlo makakuha. Now it's 2v5. Wow, this is a nice game. Ang Pacific Macta, si MBA nakakuha ng isa, nakakuha ng dalawa, nakakuha ng tatlo! 1-on-1. Progel, oh MBA, tingnan natin kung mapapanalunan mo to para sa team ng Pacific Macta. C4, wala sa kanya at nakuha niya! Well, okay, that's a play activated by Pacific Macta. Pacific Macta won, pero I'm going to explain you what happened sa last round. It is a play, that's a play that is called the baiting the site. Mm-mm. Ang mangyayari, kasi usually, familiar ang Gaon Gaming na may tatlong bantay ang B-side. Mm-mm. Or that's is that A-side? A-side. Well, that side, that A-side. Well, ang ginawa ng Pacific Macta, okay, mag-push kayo dyan tatlo. Tapos kung makapatay kayo, good. Makabawas kayo, good. Pero you will never expect, pag ikaw yung Gaon Gaming, you will never expect na meron pang depensa dalawa doon. Tama. So ginagawa yan usually lang team to bait that team, yung opponent, na clear na yung site. And then mangyayari dyan, off guard silang papasok, parang wala na rito. Tama. Rotation na to. Oo so nga. Pagdating nila doon sa entrance, biglang boom, andun yung mga depensa, second line of defense. Pero grabe. So that's a nice play. So kung yung mananonood dyan, nakita nyo yon, pwede nyo i-implement yon sa team nyo dahil it's a nice play. Usually ginagawa yun ng high tier gaming. Lalo na pag tulad nun, alam ng Pacific Macta na mahilig kumuha ng long A yung kalaban. So what you're going to do, okay, push kayong tatlo dyan, subukan nyo pumatay, subukan nyo bumawas, and then second line of defense na dito pa. So open yung kabilang side. Usually ginagawa yan ng mga FPS team. Pero ang lakas pa din. Pero we also need to point out, no, yung aim ni MVA at yung perfect positioning niya at nakuha niya each and every, tapos yung last kill pa niya na headshot kahit mas mababa pa HP niya, he was able to win all those four gunfights at ang ganda talaga ng ginawa nila dun. Actually R2, sa Barilan hindi rin magpa-polygon kung papasinin mo pag mga 1v1 kayang-kaya rin, lalo na si Jeprax nag-stand out sa Gaon Gaming dahil siya yung mid guy. Ang problema lang Jeprax, kung mapapanood mo ito, kailangan next time magsama ka ng kasama mo para may mag-re-reflag sa'yo. Pero sa palakasan ng baril, you got it, di ba? Malakas po baril yung tao. Malakas. Ilang beses yung naka-first kill sa dami. Game na to? Dami, di ba? Parang, I think, kung if I'm correct, mga apat. First kill sa kanya galing. Tama. So, apat na rounds, isipin nyo, apat na rounds ang Gaon Gaming lamang ng isang tao. Di ba? 4v5 dahil sa first kill ni Jeffax. Kaso, nare-reflag siya, wala siyang reflag. Maganda din kasi yung setup ng Pacific Macta. Ready, yung sabi mo ay, di ba, yung core, ready palagi for the trade and ang galing talaga pala. Diba? Bilis nung pag-reflag nila. Yung mga nanonood dyan, guys, so implement nyo to sa team yun. Lagi ko itong pinupush sa mga viewers natin na ito talaga ang importante sa FPS. Get the reflag. So, how are you going to get the reflag? Dapat lagi kang may kasama, may ka-duo, ka-trio, doesn't matter, pero dapat lagi kang may kasama. Ang tanging mag-iisa lang dyan, guys, is your lurk. Hindi pwedeng dalawa mag-iisa kasi may mga ganang team, dalawa mag-lurk. Tabi sa tatlo mag-alert, di mo alam bakit. So don't do that. This is a team game. Okay, usually ang ilalert mo is yung pinakamalakas bumaril sa inyo.
Or yeah. pinakamautak, pwede rin. Tama. And so, nakita mo yung Gaon, okay din yun. Yung naka-pivot, ang tawag naman kasi doon, hindi naman doon, naka-pivot nila is yung sniper. Okay, hindi pivot yung sniper. Ang gagawin na yung sniper, alam mo ano? Ano? Ika-cut niya yung rotation coming from the middle. So, kung meron kang sniper from that mid, kung kunwari nakuha ng Gaon Gaming yung B-side, meron yung sniper nila sa mid, makakat niya lahat ng rotation coming from middle. So, makapag-focus yung depensa na doon lang sa GR side o GR base magagaling yung opensa ng tama. Yung retake ng Pacific. So, tama. Okay din yun. Take note of that. Hindi pa pinapakita ng both teams, maganda pinapakita, nagkakataluhan lang dahil doon sa refrag. Mm-mm. Parehas maganda yung play. So, mm-mm. take note of that, guys. On yeah, yung onting refrag lang. Pero, regardless, ang lakas ng laban ng Gaon Gaming. Pero mas malakas ang laban ng Pacific Macta as sila yung nakakuha ng first map. At I believe yung unang map, yun yung map ng Gaon Gaming, di ba? Yes, ang mahirap kasi dito, ang Macta nga ay matagal ng team, matagal ng player. Eh talagang kahit anong mapapiliin mo, sana mayroong bago na. Bagay. Ito na lang ang gagawin mo pag kayo makalaban ng Macta. Huwag niyong iiwas. Kunwari, alam niyo malakas sa Black Widow, Macta. Huwag mong iiwas yun. Ang problema kasi sa mga teams ngayon, malakas kunwari kami sa Black Widow, malakas yung team na to sa Black Widow, ibaban ko yung Black Widow. Huwag ganun. Ilaban mo kung ano yung pinamalakas mong mapa para malaman mo ano pa yung babaguhin mo, ano pa yung improve. Tama. At ayan na nga, as we go to the highlights po ng unang map po natin, Zed, ang ganda ng mga kills niya, MVA, especially nung final kills niya. Tapos ito, muntik naman yung panalunan muntik, to ni Aldrin dito, di ba? Yan yung sinasabi ko, dapat wag niyong bibigyan ng chance yung mga 1v1 situation ng mga ganyan. Dahil kahit sino sa mga ganitong klaseng tier ng teams o players, kaya talaga i-clutch. Doesn't matter kung 1 HP yan, mm-mm. I've seen it, pare. 1v3, 1 HP, mapaka-clutch pa. Actually, nangyari yan sa isang pito, ya? Ano? I think LGX, parang red light na siya. Mababa na buhay niya. I'm not sure kung 10 HP or single digit, pero mababa na buhay niya. 3v1, na-clutch niya. Oh my goodness. Nangyari na yan, nanalo yung Pinoy team, which is yung team ni LG. I'm not sure kung MSI siya, no, Pistol. Kalaban nila isang, I think, if I'm not mistaken, Brazil. I'm not sure, guys. Pero nabalita ko kasi ginawa ni LG. So, talagang possible yan. Huwag bibigyan ng chance. Isang bullet to the head lang naman, di ba siya? Oo, kung agad maaari. Kung dali, dalawa tayo sa totoong buhay ba, barilan to. Isa na lang kalaban. Sasabihin ko ba, ikaw lang muna. Diba? Ano gusto mo? Dalawa tayo babarin o ikaw lang muna? O, di ba? O, dalawa na tayo babarin. Dalawa, dalawa dapat. Parang kung tamaan ka man, tatamaan ko siya. Tama, diba? Tama. Ready, diba? Ready sa trade. Oo, ready sa trade. Totoong buhay, ready sa trade. Totoong buhay, ready sa trade, ano? Wala pa kayo kahit namatay kayo, joke. So, take note of that, guys. Yeah, take note of that. Yun nga. Refrags, retrade. I'm so happy. Ito yung sinasabi ko. Mas nakakita ko ng high-level pace on both teams. Hindi lang sa Pacific Mountain, pati sa Gaon Gaming. Mm-mm. Kasi meron na rin ako nakikita nga, di ba ito yung ngiti ko kasi may nakikita na ako ngayon na humilities. Mm-hmm. Kahit pa paano, hindi na ganong kagigil. Nag-o-overextend ang Gaon Gaming. Isipin mo, meron lang silang line of defense na kailangan nilang, ang mga teams kasi, may imaginary line yan na didepensa nila. Mm-mm. So, meron ganun ang Gaon Gaming kanina. Yun nga lang, dadagdag nyo guys, ha, is the refrag scenario nyo. Refrag scenario. Tama nga, lagay nyo sa mga teams nyo, kahit sa mga rank games nyo, kahit, hindi. Alam mo, tao natatawa. Para ako nagko-coach. Para ako nagko-coach. Uy, analyst ka, di ba? Ikaw yung color commentator yung tawag sa atin dito. So, ayun, perfect. You're doing your job, right? Okay lang naman yan. Alright, so sana natuwa yung mga viewers natin. Kasi kahit medyo malalim yung score, may maganda yung round per round. Yung batatan. Hindi ko masasabi na talagang dominated yung Gaon Gaming dahil hindi. Sabi ko nga sa'yo, they're not playing scared. They're playing to talagang gusto nilang subukan eh. Mm-hmm. Yun yung sinasabi ko lagi, kung nandiyan ka na rin lang, subukan mo na. Ibigay mo na lahat para alam mo talaga kung anong babaguhin sa sarili mo. Tama. Siguro, yun nga, just maybe sa map 2 natin na makakita yung Gaon Gaming. Siguro, maybe ano that's a tendency. I believe yung map 2 natin, sub-base. Oh, sub-base. One of my favorite map. Favorite map. Eh kasi nung yun yung finals namin eh. Kalaban namin yung ano, kumpare ko. Kasama natin din. Ayun kanina. Shout out Aris Aldo. Tayo yung ano, so yung isa sa favorite map ko yan kasi kung as a sniper, marami akong pwedeng pwestuhan na pwede kong tignan yung tatlong opening. Mm. Kumbaga kahit
Diyan lang ako sa tiyatawag nilang ang pangalan nun. Ay, yung grill area. I forget the name eh. The grill area. Tapos pwede ko nang tignan lahat ng papasukan ng mga entry point ng kalaban. And ayun na nga, papasok na po tayo sa map 2. Dito sa sub-base, Azizik ang unang pong tao makakuha ng frag out po dito. And now, it does make equalize the numbers. 4-on-4 na pala ang situation po natin ngayon. And tingnan natin kung makita natin yung action si Aldrin. Ang unang makakuha kay Progel. At tapos tinatan mo yung trade-off. Wala mo naman si Aldrin. Nakadalawa. So, Pacific Macta naman ngayon ang may advantage. Si Aldrin kahit walang, kahit usang HP, kahit full HP ba siya eh. So, ang ganda talaga ng gunfights na kinukuha nila dito as now it's a 2v4. Tingnan natin kung saan pumunta yung Gaon Gaming. Di pa sila nagsistick together just quite as much. Maganda tong ginagawa ng Pacific Macta kasi before it, it's our goal to play then, to secure yung tatawag namin woods. Woods, so that yeah. area, we call that woods. So yun yung sinisecure namin lagi. Dati, kung di namin kaya secure dahil kung saan malas yung kalaban, eh, smoke ang ginagamit namin or timing, kina-timing namin ng late. Yun. Na-timing ng late. Tapos, eh, tinungan mo yung Gaon Gaming. I guess ngayon, what they can do is just rely on timing. Parang ganyan. Si Zeke, di ba? Nakakuha ng headshot kay Aldrin. Pero is ready naman si Zyke naman yeah. kay Zeke. So, Zyke and Zeke. Zyke and Zeke. Unang yeah. point goes to Pacific. Zeke ba yan? Zeke. 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 Okay, Zeke, Zeke and Zyke. Pwede naman din Zeke. Zeke. Ano ba, Filipino tayo, Zeke. Zeke. Zeke? Zeke. Zeke na lang. Yeah, alright, so kung papansinin mo si Ruben, pwesto niya yung sinasabi ng pwesto. Mm-hmm. Kasi he can spot ano eh, all the openings from that position. Yun nga lang na frag siya ni Jack Ban. Jack Ban. Pero, yeah. si Zeke, ano yun, ready sa trade-off. And he does get the trade-off there. Tapos ngayon, 4-on-4, equalizes po yung numbers. Tapos, tingnan natin ngayon. Mukhang ginagawa na ngayon ng Gaon Gaming. Nag-slow na ulit. Play for info. Tapos nakita natin gusto si Zeke ngayon. Ito ba ganito sitwasyon? Kung nara yun, nakapick na maaga yung Gaon Gaming. They can play fake it. They're just gonna leave smoke here sa mm-hmm. door para hindi sila ma-spotan. And then, they can go back. Oh, that's a nice oh shot! Oh my! So, pero over the wall eh. Hindi, leg shot. Na-leg shot siya. Na-leg shot? Yes. Muntikan na. Tingnan mo yun. Low HP naman yun si Justin. Pero, tingnan natin. Kung magagawa nila yung fake na sinasabi mo, mukhang hindi pa naman. Mukhang pick off lang ulit dito sa side ng Gaon Gaming. Slowing things down dito sila sa middle side. And kailangan ma-convert ng Gaon Gaming to. 4v3 situation, pula yung isa ng Pacific Macta. They need to convert this kasi they need all the scores that they can get dito sa attacking area, attacking side. And alam po natin yung sub-base. Just a bit defender side din nga, di ba? It is actually. If you have a good defensive play, talaga mahirap kang pasukin dito sa mapa na to. At yun nga, mukhang mako-convert na nga sila si Progel nakakuha ng isang kill. At dito na sila. Papasok dito sa B site and si Percy Aldrin 2v1 nakahanap sa isa 2-on-1 situation nagpa-plant pa ng bomba at ngayon si Zed makukuha niya si Aldrin buti na lang at na-convert yes. ng round ng Gaon Gaming for them. Di ba parang kakabahan ka pa rin eh kahit na 2v1 situation Ooh. Dahil nga yung nangyayaring engagement na ginagawa ng Gaon. So sana mapigilan na mga players ng Gaon yung mag-engage ng Ades. Pero ngayon si Pacific Macta naman ngayon ang first blood pero si Zed dalawa ang kinuha niya equalizing the numbers once again. Ang ganda ng trade-offs naman ngayon ang nangyayari sa team ng Gaon Gaming as si Aldrin naman no, kahanap kay Jack Ban walang trade-off dyan na nangyayari and it does go down si MBA nakapatay na naman dito kay Zed now it's one. Isang tao na lang ang nahuli dito sa team ng Gaon Gaming si Revenge na ng easy cleanup kay Jeff Ranks. I'm not sure kung ano nangyayari pero from port to sub-base ang parang medyo mas makalat ang ano napansin mo ba? Parang mas makalat ang Gaon Gaming dito sa mapa na to. Parang mas makalat. Nagte-trade off na nga sila pero well as I say that yung Pacific Macta nakatatlo. Pero ayun nga yung trade off nila kay Progel pero si Aldrin din ready din sa trade off niya sa 3-on-1 situation naman ngayon nangyayari sa team ng Progel. Tapos ngayon hindi natin yung Pacific Macta sugod ang nasugod. Inaanap na yung huli. They just want tinakbon ng nila, tinahanap nila si Progel, pinatay nila agad. So in this, ang masasuggest ko sa Gaon Gaming, kung papansin niyo, nilalaban ng Macta yung mga vital points. So yan, go fight for it. Kung
Pero huwag kayong maghiwa-hiwalay kasi nangyayari, dalawang vital point nilalaban ng Gaon Gaming. Oh, nga. Ang kailangan mo lang ilaban, isang vital point at makuha nyo yon, okay na kayo. Mm-mm. Kahit isang pick-off lang na mangyayari. Oh, yeah. Ayan nangyari. Unang pick-off, si Justin. Revenge nga po na half HP siguro po na-nature kasi dito madalas nagbabatuan ng granada. Natamaan nga po siya. Tapos ngayon tingnan natin yung Gaon Gaming. Pag-rotate na po sila. Nag-pick kayo dun sa kabila. Doon kayo sumugod sa kabila. So minsan naka-cut off guard yung mga kalaban. Ayan. So ngayon si Revenge ang kuha ng unang pick-off dito. Dito naman po sa B side. So siguro mag-over-rotate na talit din sa AC Progel naman. Ang nakakuha kay Revenge gamit ng AWM. They need to execute now. Kailangan na mag-execute. Ayan na nga. And it does look like, tingnan natin kung mapapasukan nila to. Mukhang gusto nga nila pumasok pero nakita niya sa event. Muntikan niya, matalikuran niya. Mabuong team ng Gaon Gaming pero isa pa rin na nakuha niya. Kahit alam nila na nandyan siya. Zed, ang ganda ng trade mo doon now. But still, Gaon Gaming in the advantage. They're playing too slow. Mabaksap sila. They're playing too slow. I'm not sure what's happening with Gaon Gaming. Pero this is not the right move. Oh my God, that's what I'm saying. Ayan na nga, since mabagal nga si Aldin at si MVA, nakadalawa. Si Zed na lang ang naiwan dito. Siya yung may hawak na C4. Kumahanap ng isa. Ayan, patakbo na siya dito sa B site. At mahuhulog niya yung bomba. Yes, he will. MVA, one-on-one. Smoke goes down. Flash grenade pala. Wala po nahanap. MVA. Slowing it down. Timing ang mangyayari dito si Zed. Reported na pula doon. Isa at si MVA. Kung papansinin mo, naka-body shot si MVA. Uh-huh. Kasi reported na pula yung kalaban. And itong Gaon Gaming, I'm not sure what happened to Gaon Gaming, pero this is not the same Gaon Gaming na nakikita ko kanina sa point. Mm-hmm. If you're going to see yung kanina, yung last round, lamang na sila eh. Pero para silang clueless. What are we going to do? Ang tagal nila tumabay dun sa woods, sa mid-area. Mm-hmm. Diba? Kumbaga, ba't ang tagal nila tumabay dyan? Inaputan tulong sila ng pasa. Dapat in-execute na nila dyan. Pero si MVA, ayun, Pacific Macta na naman. Naka-first blood na naman sila. Walang trade-off galing. Pero si Zed pala, ready sa trade-off. Dito naman kay Revenge as they try to push out. Pero si Aldrin, tumalon, tinalikod nilang buong team ng Gaon Gaming. Buti nang si Jackpan nandyan, ready sa kanila. So, 3-on-1 situation naman ngayon. Yung sinasabi ko, dapat ilaban ng Gaon Gaming ang vital point. Pero hindi pwedeng sa isang round, dalawang vital point ilalaban nyo. Anong ginawa nila? Isang vital point lang, di ba? Nag-succeed yung kanilang attack. Buti na lang. Di ba? Ganun dapat. Ganun lang lagi. Gawin nyo yung ginagawa nyo kayo na apat yung core nyo dahil na mas malaki na rin yung kahit papano Macta, tapos isang lurk. So, gumagana eh. Why change? Gumagana nga. And buti na lang nakuha nila yung point na yun kasi kailangan nila yung point na yun. Pero si Jack Ban, buti na lang nakakuha ng isang kill dito pa kay Raven. So, wala na silang sniper sa side ng Pacific Macta. 5-on-4. Naghahanap pa ulit ng pick-offs. Tapos siguro, lalabanan nila dito sa corridor. Pero wala pa naman po nahanap. Ayan na. Mag-execute sila sa ano. Kumukuha sila ng contact dito sa woods area. Pero kung papansinin mo, yung C4 nandun pa lang sa base. Kasi I think they will fake Macta rito eh. Tingnan natin. Kumukuha lang sila ng pick dito. Tapos they can go back or they can execute. Push through the missile site. Tama. So tingnan natin anong gagawin nila. Tingnan nga natin. Slowing it down nga ulit. Ayun nga, baka naghahanap nang yung unang pick off diyan. Tapos sila mag-rotate pero feeling ko since napakatagal ang ginagawa nila yung Pacific Macta, hindi sila maano eh. Hindi sila mabaphase eh. Akala ko naka-double off yung. Akala ko naka-double off ang patay na pala si Revenge. Ayun nga eh, pero kasi minsan pwede mo rin gawin double if wala pa tayong restriction sa barrel. Wala naman nata. Kung wala restriction sa barrel, pwede ka rin mag-double off eh. Kung dalawa yung tumatama yung sniper. Kasi hindi mo kailangan gawin all the time just to catch them off guard na magugulat sila. Andito si Ramesh, may sniper dito. Pagdating nila sa kabila, uy, may isa pang sniper. So, okay din mag-double off minsan. Mabuti nga yan. And it looks like yung team ng Gaon Gaming, mabagal pa din ang laro nila. Tingnan natin kung may makikita sila dito sa A site since mukhang yun nga ang pupuntahan nilang area dito. Just so, pag nalabasan nila yung stairs area na yan, pwede na sila pasukan yung buong site na yan. Hindi natin kung makakita nila ang engagement fights. Una, flashbang ang po makikita. Wala po nangyayari. At wala akong makikita. At ayan, ayan na nga. Pure white. Tapos ayan, yun na yung site ng Gaon Gaming. Nakuha na nila yung plant dito sa A site. Trades off coming out. Aldrin is the first one to get it. Slow it down ulit.
sa side ng Gaon Gaming, they're playing the retake. They will take their time to clear 8 everything. Seconds na lang. Pag di na natin, binaba. 24. Sorry pala. 20 seconds pala. At ayan si Aldrin, si Justin. Okay, ang nakaunang dalawa. I will tell you what's wrong with that play. Okay, maganda nakuha nyo yung site. Pero kung papasin mo, binigay ng Macta yun. Kasi they're going to play for the retake. Paano mo kukontrahin yung retake plays? Dapat may tinatawag kang satellite player. Pag ikaw yung attacking side, hindi pwedeng lahat kayo papasok sa bomb site. Dapat meron kang iniwan sa woods, sa labas ng woods. You need that. Tama. Para yung malaki-laki yung area mo. Kasi ang nangyari, ang sobrang sikip ng area ng Gaon Gaming, isa na, kumbaga, ang dali na nilang i-retake. Wala na silang iisipin na meron sa likod, meron dito sa taas, mga ganyan. So, alam ng Pacific na nandyan lahat ang kalaban nila. Mm-mm. So, pag kayo nasa sitwasyon na yan, you need a satellite player to secure a larger area for you. Tama, tama. Mas maganda nga yun. Pero, ngayon, trade-offs lang naman ang nangyayari dito sa unang part ng round na to. 3-on-3 situation. Si Revenge! Golden headshot pa. Nakuha niya kay Brogel. Now, it is down to a 3-on-2 naman ngayon. Pero si MVA, nakakuha ng second kill. Now, si Jack Ban na nang naiiwan. Tingnan natin ang magagawa niya dito. Mag-isa na lang siya. Naghahanap po dito sa corridor area sa woods. Wala po na siyang nakita. Bumaba siya ng stairs. Punta ng A. Mahirap to. Mahirap to. 3v1 situation. May buhay pa si MVA eh. Tama. Nangihingalo pero buhay pa. Ngayon, nag-ingay siya. Alam na, nalini revenge. Nandito siya sa stairs. Si MVA, naghihintay na lang. Hindi siya nag-overpush. Mababa nga HP niya. Tinanabi niya, guys, hold lang natin to. Hintayin lang natin to. At ayan, si Revenge. Ready. Nakita mo yung disiplina ng Macta. Grabe. Diba? Hindi nila sinugod. Hinintay nilang dumaan sa crosshair nila, sa crossbar nila. Mm-hmm. So yan, take note yan guys. Yung manonood dyan, ganyan ang tamang laro. Napaka-simple pero napaka-effective. Napaka-effective nga. Since isang bullet lang ang kailangan mo. At yan, si Jepranks. Isang bullet lang ang kailangan niya para idapa si Revenge. So, ngayon, ang Gaon Gaming naman ngayon may advantage. And it doesn't look like they are going back kasi si Aldrin ang nakakuha ng trade-off dun para sa side ng Pacific Macta. Yun, slow down na naman ulit sila. Hanap na naman sila ng unang pick. It does look like it's a 4v4 situation. Yes, kailangan ang maging go-to strat ng Gaon Gaming dito talaga. You need to, kasi kung papansinin mo, pagkatapos sila makuha yung area, they will pause for so long. Oo diba? Nga eh. Kailan sila nakakuha ng site? Nung binilisan nila, di ba? Nung hindi sila nag-hesitate. Parang ang daming hesitation kung nakikita ngayon sa Gaon Gaming. Oo nga. So, nakita mo yun? Ang ganda ng mga options na kinuha ni Zeke dyan. Pero si MBA ang nakaubos sa team ng Gaon Gaming. Pacific Macta end the first half 7-2. Grabe. Tama ka nga. Masyadong mabagal ang play nila dito sa first half nila dito. Okay lang mabagal eh. Pero yung hesitation, parang hindi nila alam na, ano ba, saan ba tayo pupunta, mag-execute na ba tayo, yun yung napapansin ko. Parang onting, yung timing nila masyadong passive para sa side ng attacking. Nakakill na naman, ng first kill na naman si Jeprax. Oo, pero na-trade naman ulit siya. Pero si Zeke naman ang nakakuha ngayon sa Pacific Macta, giving them the advantage. 4-on-3 naman nga po ngayon. And si Jeprax na naman ang nakakuha para sa trade-off dun. Nakuha na naman ngayon si Revenge. And saan naman punta ngayon ang Pacific Macta? Mukhang gusto nila pumunta dito sa A-side. Bumaba na nga sila ng stairs. And mapaplant na atin nila yung bomba dito as they bring out yung nades dun dyan sa heaven area. And the bomb should go down setting. At ayan na nga, retake situation para sa team ng Gaon Gaming. Okay, pansinin mo yung nade. Nasaan si Zeke? Yan yung sinasabi ko, satellite. Meron siyang tao sa woods. Hanggat di nila nakikita nag-fallback, nag-retreat si Zeke sa site. So they're going to play it like this. Pero nasa woods area siya. Ayun, ready para sa... Ready talikuran ang team ng Pacific Macta. So, Gaon Gaming just need to open up this area dito sa stairs. At nakahanap nga si MBA na lang naiwan. Pero... He has done these things before at nakaharap niya kay Sat. Dalawa, muntikan na si Zeke and he's able to get it. Oh clutch. My God! Clutch para kay MBA. Nako! Di mo matuturo yan. Di mo. That's just I don't know. That's just the skill level of MBA, pare.
And siyempre, nakakita, wala naman ako nakita kahit pa paano. Mali doon. Mali ginawang Gaon. Tumama lang talaga siya. Kasi dalawa, sabay naman sila lumaban eh. Mm-hmm. Kahit nag-split, sabi natin nag-split sila, it's okay. Kasi lumaban pa rin silang dalawa na sila. Talagang tumama lang talaga si MVA. So that's another nice cash. MVA ulit pala. Mm. Lakas na MVA. Ayun na nga, si MVA. Ang unang naka-first blood dito sa round na to kay Jeff Franks. Ay, Jeff Franks pa naman usually. Siya yung nakakuha ng first blood. Pero ngayon, si MVA naman ngayon. Ako, di siguro, naiinit na siya. Hindi nila baba. Ay, naku, kung aware sila rito sa box na Zyke, ha? Naku. Zyke nga, ready, ready. Pero si birdie naman nila kailangan kasi si Aldrin, MVA, si Zyke na lang. Siguro, clean up na lang ang kailangan niyang gawin. Medyo late pero na ngayon. Pero nakita mo ba yung play? Yung core kumukuha ng area, kumukuha ng site, and then isang may isa silang alert na lumalabas. Pero yung alert nila hindi nag-execute hangga't walang contact yung core. Tama. Nung nagkaroon ng contact saka bumabasa sa site. Pero isa na lang ang kailangan niya kunin doon eh. Pero si Jeff Franks ang nakuha ng dalawa mga yun. Pero si Zeke ready for sa trade-off. 3-on-3 situation. Kailangan ng Gaon Gaming ang round na to. Dahil si Pacific Macta sila makukuha next round. Ako, panalo na pa rin sa kanila si Jack Ban. Ang ganda ng kill kay Aldrin. And oh my gosh, Zeke. Muntikan ka na mga... Oh my God. 2v1 situation. Don't think revenge at chance because he's going to clutch you. He is si Revenge to. Alam na mga tao ang pangalan nitong si Revenge. So, 1-on-2 situation. Nakuha niya ang isa kay Progel. And tingnan natin si Jeprax. Nako. Mahirap na to ngayon. Si Revenge ang may hawak ng C4 at siya ay pa-rotate dito papuntang A site. Tingnan natin si Jeprax kung makukuha niya ba yung timing niya dito, kung alam ba niya. Hindi eh, nandito lang siya sa B site at si Revenge mukhang easy ang makuha niyang site dito si Revenge. 1-on-1. Alam na nila kung nasan sila ang isa. Window area po si Revenge ngayon. Door area po si Jeprax. Pero nung yung rotate na naman po si Revenge ngayon, slowly but surely, papunta na siya dito sa A site. At ayun, mababa niya dito yung C4 niya dito. Clear po yung site para sa kanya. Pag nakapag-plant si Revenge dito at nakapag-reposition, medyo delikado si Jeprax dito. Kailangan, delikado si Jeprax dito guys. Nako. Kasi makapag-reposition si Revenge eh. And you know, pag nasa position to si Revenge, he's gonna hit. He's going to hit that shot. At ayun na nga, nag-reposition nga dito sa woods area. Di ko alam si Jeprax kung may alam niya. Pero papa siya na nakadigil lang si Revenge kasi reported na low. Reported na low si Jeprax. Digil na lang. Di na kailangan mag... AWM! Nakitaan na sila. Nag-hold na lang dito si... Dito sa site si Revenge. And oh my goodness, nakuha niya yung round. You need to take note of that, R2. You need to take note of that. Kung papasin mo, Revenge is a high-tier sniper. Mm. Pero it's because of the information na binigay ng kanyang ka-team na low na to, hindi na siya gumamit ng sniper. Tama. Kasi ang mahirap kasi sa ibang sniper dyan, dahil pinapangatawan talaga nilang sniper sila, ayaw bumunt ng pistol. Uh-oh. So take note of that, guys. Napakaganda nung pinakita ni Revenge doon na kahit na talagang, sipin nyo, one of the strongest sniper ng Pilipinas, bumunt ng pistol para tapusin yung round. Low HP na lang si Jeff Franks na. Yung iba may mga nakakita ko at nakalaban ako na low HP. Sniper pa din ang gamit. Hindi sniper, hindi no scope. What? Diba? Magandang tignan, gwapong tignan pero it's not smart. Kung gaba pang flash lang yun, diba? Pang flash o, pero anong gusto mo? Gwapo ka o panalo ka? Panalo. Panalo. Of course. Mas gwapo, mas magiging pogi ka pag panalo ka eh. Tama. Diba? Tama. Ayun, pero yun nga, ang ganda ng play doon. And ang ganda na disiplina coming out from team ng Pacific Macta. Very disciplined nga sila sa second map na yun and is to be expected naman since map nga nila yan. And mukhang tama nga yung prediction mo dito, 0-2. Yeah, di, kumbaga ang ganda nung ano, nakita ko sa Macta talaga. Although maganda rin nakita natin sa Gaon sa first map. They just need more practice. Kasi darating din kung they stick together, practice more. Kasi nandun naman na sila, narami rin naman tayo nakikitang magandang ginmayapakitang Gaon. Ang kailangan lang nilang i-adjust yung ibang mga pace nila. Napakalakas din nila lumaban sa mga gunfights. Yung number one na baon ng Gaon dito is hindi sila takot. Hindi nga. Hindi sila takot. Dasi man kung Macta ka, going to fight you kasi marunong dito makapipungan. Tama. And well, congratulations naman po going to the team of Pacific Macta. Sila na po ang mag-a-advance dito sa group finals ng group
A. And oh, kailan ba gagawin yung group finals na yan? I think yung group finals April 2022. So matches versus Macta. Bakbakan din yan. Matches versus Macta. Oh, exciting. Exciting nga talaga. And high level play na naman po anong yes. mangyayari diyan. So sana kung matches nanonood ka, nanonood kayo. So take note of the things that we're saying here kasi mm-hmm. talaga magandang improvement sa team yung mga konting tips na binibigay namin at yung na-analyze namin mm-hmm. sa mga matches. Tama. Tama. And yeah. I think we're going to a break na. Are we? I think we're gonna makakuha pa tayo ng onting match highlights. Pero may match highlights pa ba? May match highlights pa. Pero oh, meron pa. Ang ganda naman ng production dito. Oh nga, super ganda. Oo, dati wala. Dati uwian na kami. Diba, ano eh, oo nga eh, walang ano eh, dati walang director ngayon. May director, may director ngayon. Na. Direct. Shout out sa director. Shout out direct. Pero gusto ko din ma-highlight yung isang player dito, si MVA, di ba? Ang ganda ng mga laban niya. Ang ganda ng mga pick-ups niya. Ito. Yun nga tama, mga highlights natin dito sa map to si Aldrin din. Ang ganda ng mga pick-ups niya. Pero sa Gaon Gaming, ang ganda din ng first bloods nila na nakuha nila dito. So, walang problema sa gunfight. Yun talaga yung notable sa Gaon Gaming dito. Sabi ko nga, they came here to play, hindi sila takot. At yung mga person ng first pick, ang laki nila ng mga first pick up. Pero ikaw, kanino mo bibigay kung darin? Sa match lang na to, katuwal lang natin, wala namang ganito. MVP sa Macta, sa kaninong player mo bibigay? Para sa akin, since ang ganda ng mga clutches at yung mga rounds na kinuha ni MVA, feeling ko deserve naman niya yung title ng MVP. Yes. Yeah, so me too, kahit papano, tumitimbang ako eh, Aldrin o MVA. Aldrin din maganda yung laban, yung mga laban niya. So, yeah, para sa akin, MVA, siya kasi yung naka-finish off sa map 1 nila. Ganda na, no? Kasi, yung Gaon Gaming, pwede pa sila mag-comeback doon pag namatay doon si MVA, diba? Notable ginawa ng MVA yung dalawang clutch niya. Sa map 1, sa map 2v1, mahirap yun yung ginawa niya na yun. Kasi, ginawa ng Gaon Gaming datang tama eh. Sabay sila lumaban. Sabay silang pumuputok. Yung nga sinabi ko, sabay tayong bumaril kaso talo pa rin tayo. Tama. So yeah, at dahil dyan, pupunta na po tayo sa break. 3 minutes lang naman po. Ako pa si R2G. At, I'm sorry, 25 minutes pala. 25 so, yeah. minutes. 25 minutes, di ba? Kasi magja-jogging pa tayo. Oh, magja-jogging pa. Bibili pa ng Jollibee. Yes. So, masaya. Right, so, I'm 02. See you later, guys. So, mamaya.